Nagdesisyon na po talaga si Arjo Ataide na pasukin ang mundo ng politika. Dalang sabi, gagamitin lang daw niya si Maine sa kanyang kandidatura. Nino. Daniel Padilla at ni Carla Estrada. Ay, isa pa yun. Kulay pula si Carla. Si Daniel Dilawan. Sa pagkakaalam ko kasi, kaya kinuha noon si Carla para makuha din si Daniel. Pero ang nangyari, yung dininakuha si Daniel, kay iba pang kalaban pa. Kalaban pa. Huwag naman itanggi. Oh. Ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Natutuo, nagkaroon talaga noon ng alam mo na mga milyone. Sentro ng mga issue ngayon si Gretchen Barreto. Mm. Aba, pinuputakti ng bashing ngayon. Yun daw pinambili niya ng mga ayuda niya galing daw sa sabong. Si Willie Revillame malapit nang magsimula sa kanyang Will Network. Kasi may mga nagsasabi na galing ka na nga sa malaking istasyon, magtatayo ka ng Will Network. Demotion daw yun. Bababa. Hello mga kachika! Tulad po ng dati, ito ang inyong ina, ang inyong nanay Christy Fermin, na sigurado pa rin pong magbibigay sa inyo ng pinakamaiinit na chika at intriga dito po sa Showbiz Now Time! I'm okay, Nana! As always! Yes! Ating principal. Ay, syempre pa. Okay na, okay. Kagalang-galang. Syempre, bago tayo magbato ng ating nga baong maiinit na chika, nais muna natin magpasalamat. Kasoon naman na. Sobra na. Grabe. Alam niyo po, huhugutin po sa puso namin yung sinserong pasasalamat dahil sa napakataas na numero na itinututok niyo sa amin. Maraming salamat po, di ba, Romel? Walang sawang pasasalamat po mula sa aming tatlo. And more. Bonggang-bonggang, thank you! Ayan! Halaga rin naman. Okay, so malungkot ang mga tao ngayon. Ano? Bakit malungkot? Kahit pa medyo niluwagan na ang ating kapaligiran, di ba? Ramdam mo pa rin na maraming kulang sa ating mga kababayan. Kaya nga nalululong sila sa mga showbiz chismis. At hindi na ibabalik yung dating saya. Pero pwede pa rin siguro kasi wala namang hadlang, wala namang imposible kapag ginusto ng Diyos. Ay, dyan naman. Yan ang pinanghahawakan natin, di ba? Huwag tayong susuko. Wala sa bukabularyo natin ang kawalan ng pag-asa. Laban lang ng laban. Okay, laban na tayo. Laban na! Talpakan na to! Kasi nga po, nagdesisyon na po talaga si Arjo Ataide, isang napakagaling na aktor na pasukin ang mundo ng politika. Kumakandidato siyang kongresista ngayon sa distrikto ng Quezon City. Mm-hmm. Aba, binabash siya ng mga fans ni Maine Mendoza. Lalo na yung mga died in the wool, ika nga na mga Aldab fans. Ayan. Sabi, gagamitin lang daw niya si Maine sa kanyang kandidatura. Punto mo. Nako, parang hindi naman. Kasi nagmamahala naman yung dalawa. At kung darating si Maine sa kanyang kampanya dahil kusang loob ni Maine yun natulungan ang kanyang minamahal. Ganon. At paanong gagamitin? Eh si Arjo mismo ang nagsabi na hindi niya isasama. Tama. At never niyang isinama sa anumang lakad niya at kumpanya itong si Maine Mendoza. Totoo yan. Binitiwan ni Arjo at Tidy yan hindi dahil ililimitahan niya ang galaw ni Maine bilang karelasyon, kundi iniiwasan niya yung maaaring sabihin ng tao na nako, ginagamit nito yung girlfriend para sa sarili niya interes. Pero kung iinsist ni Maine, ay hindi, mahal kita, tutulong ako para sa'yo. Eh kung biglain siya isang gabi, no? Biglang nagpunta doon si Maine sa distrito. Wala siyang magagawa. Pagmamahal ang tawag doon. Pero posibleng magamit. Ako, ala ko nakikita na panggagamit. Kasi kapag ang isang bagay ay pinaniniwalaan mong sincero, walang gamitan yon. At saka, teka, may tanong ako sa'yo. Naniniwala ka bang may anak? Si Alden Richards at saka si Maine Mendoza. Anak! O, diba? Anak! Masa taas. Hindi nakakapagtaka, no? Yung mga ganong mga tagahanga na hanggang ngayon po ay naniniwala pa rin na nagkaroon daw ng anak si Alden at si Maine, ang pangalan daw ay Theo. May pangalan pa! At, alam mo, nung wala silang mailabas, may nag-text sa akin. Sabi, pwede ko raw makita yung bata pero tatawid daw ako ng dagat. Sa isang isla raw. Baliwlas! Ba't
Paano ako pupunta sa isang isla para hanapin ang anak ni Main at ni Alden? Eh, hindi ko nga nakita na nagbuntis si Main kahit minsan. Isa pa yan. Diba? Oh, just, ang imanasyon. Lalayo ka pati, Christy. Noong mga panahon magkasama tayo, di ba yung sinasabing si Aisa daw ay hindi anak ni Mami Karing? Ah, si Aisa. Si Aisa. Ang dami-dami kayo nag-aagawan noon. Panahon namin sa Mariposa, dating at dating ang mga tao na ako po ang nanay ni Aisa. Tagatagkawayan, Quezon kami. Ang dami nakiklaim. Eh, kasi sikat na eh. Nakakalungkot ano. Kapag sikat na mga artista, dumadami ang kamag-anak. Dumadami ang mga kaibigan. At ang dami-dami nagkiklaim na sila ang tunay na magulang. Ang tsaka. Pero balikan natin. Yung kay Main, ano reaction nila Main at ni Arjo? Ah, kasi ang mga bato, gagamitin mo lang si Main. Milyones lang niya ang after ka. Milyones niya lang? Laos ka na kasi. Kaya kailangan mo si Main. Alam mo, nanghihingi ng tawad kala Sylvia at saka kay Tito Art si Main. Sinasabi niya kay Sylvia, tita, pasensya na po kayo. Kung nasasaktan kayo, sorry po. Pero pwede naman magsalita ang idol ha, doon sa mga fans, ano? Sa mga fans kasi meron kasi mga certified, mga hindi naman nakikilala, mga... May nakikisawsaw. May nakikisawsaw. Kaya hindi makontrol din ni Main, kaya hiyang-hiya siya. Tsaka iwasan yun yung sabihin, gamitan kasi nagmamahalan yung dalawa. Walang manggagamit doon pag nagmamahalan. At sincero ang pagmamahalan, wala pong gamitan, walang kwentahan. Yun! Pero ano naman ang reaction ni Sylvia? Iniiyakan niya. Lalo na yung mga salita na kukunin nyo lang ang milyones ni Main. Pero mukha silang pera. At saka, para namang pinulot sa pusalian si Arjo. Alam naman natin na estado nila, di ba? Totoo. At saka yung sinasabing gagamitin. Saan? Diba? Sa totoo lang. At total din lang, politika na pinag-uusapan natin, ang dami-daming magkakarelasyon ngayon na winawasak ng kulay ng politika. Diba? Magkakapamilya. Ayun. Magkakapatid. Diba? Magpipinsan. Magkakaiba ng kulay. Magkakaiba sila kasi ng opinion, panalaw, at tinadalang presidente. Tulad na lang, ni Daniel Padilla at ni Carla Estrada. Ay, isa pa yun. Ang mag-ina ito ha. Nakakaloka yan ha. Nakakaloka sila. Mag-ina. Kulay pula si Carla. At kumakandidato pa rin siya bilang sa party list na third nominees pa nga yata yan eh. Second yata. Tapos si Daniel Dilawan. Oo. Isama pa natin ang tsuhin niya. Si Robin Padilla pula rin. Oo. Dilawan at Pulahan. Oo. Ba't kaya kailangan na maging ganito kasi di ang labanan sa politika at samantalang pwede naman tayo magrespetuhan ng opinion. Nakakaloka lang na yun, di ba? Alam naman natin si Daniel Padilla laki sa nanay niya. Dapat tayo iimpluwensyahan ng nanay. Isa pa yan. Oo, isa pa yan. Bakit ganun nakiwala? Anong meron? Pero ang matindi rin ito, di ba? Parang hindi gusto ng party list na kinabibilangan nitong si Carla ang nangyayari. Kasi si Christy and Rommel, sa pagkakaalam ko kasi, kaya kinuha noon si Carla para makuha din si Daniel. Pero ang nangyari, yung dininakuha si Daniel, kaiba pang kalaban. Kalaban pa. Eh, paano na ngayon yun? Ito naman kasi si Carla, ang dami-dami niya pwedeng pasukan. Nagpolitika pa. Oo, dapat ito nagpapayat na lang muna. Dapat inayos niya muna yung bintang niya. Aanin mo ang mansyon kung malaki naman ang iyong puson. Aanin mo yung kubyertos kung malaki ang pata mo. Kung pata mo! Uy, si Carla mahilig magpasulat sa abogado. Ay, naku, makukulong na ako. Di ba, wish mo yan? Carla, ngayon ka lang, bati na po kayo. Tayo. Pero alam mo, isipin mo lang talaga, di ba, Nay? Bakit kaya magkaiba ng kulay? Kasi dito na pumapasok kayo, mag-iisip ko talaga, siguro, ang bayaran, magkano ba ito? Magkano ba siya? Nung mga nakararaang eleksyon, ayan. Huwag naman itanggi. Oh. Ni Catherine, Bernardo, at ni Daniel Padilla, na totoo, nagkaroon talaga noon ng, alam mo na, mga milyones. Totoo naman po yun. At ang aming informante mula rito ay galing dun sa loob mismo. So wala. Di ba? Pero ako, sa totoo lang, hindi naguhugas sa kamay, isa sa pinakamabuting ina si Carla Estrada. Dahil ginawa niya ang lahat-lahat para isalba ang pag-aaral at tiyan ng kanyang anak. Ano ka ba sa Mariposa? O alam mo ba, dumating pa sa punto na umiiyak nga yan noon na problemado siya, siyempre, kay Rommel, di ba? Hindi nagpapadala. Pero hindi siya naapektuhan. At nung makita ko nga si Daniel, napalaki niya na maayos. Sabi ko, napakabuting ina ng babae. Di ba inaanak ko si JC? Napakabuting ina yan. Yung anak ni Naldi Padilla. Nakakaloka yun ha, mula kay Rommel Padilla, lumipat siya, Naldi Padilla. Padilla pa din. Magpisang buo. Pagka napuputulan sila ng kuryente, si Carla magdamag, pinapaypayan yung mga anak. Totoo yan. Tsaka diba na yung dumating pa sa punto si Carla, diba walang trabaho, sumasama yan sa amin dati. Saan? Nag-host. Sa mga akala shows. Akala ko, ano namin sinasamahan sa'yo? Sa mga show, sasabihin niya, nanay, kahit magkano lang, para lang sa mga bata. Kaya nga masasabi ko, napakabuting nanay. Kaya lang, sana naman, isinantabi niya na muna yung politika. Ayusin personal niyang
interest. Lalo pa siyempre yung sa politika kasi kinuha siya dahil alam nila yung naanak niya si Kat. At kapag nanay ka, sasamahan ka ng anak mo. Oh, dapat. Pero sa puntong ito, hindi. Hindi niya naakay. Hindi niya naakay. Kaya dito pumapasok, anong silbi ng anak kong si Kat kung di rin naman ako matutulungan niya? Mm-hmm. Diba? Pero eto ah, cards on the table tayo. Naniniwala ka na nagbago si Carla mula nung nakilala siya dahil kay Daniel. Oo. Kasi dati, pag nakikita kami niyan, close siya. Mabait siya sa akin, everything. So ngayon? Mabait pa rin. Mabait pa rin. Ako talaga, sukol na sukol yung katwiran ko to opinion. Napakalaki ng ipinagbago. Okay lang na hindi na natin alalahanin yung mga kalungkutan eh. Mm. Pero lumingon naman tayo sa ating pinanggalingan. Alam naman natin kung ano yung buhay niya dati. Pero ano, reklamo, di ba? Ang dami nagsusumbong sa atin. Oo. Ate Christy, ano ba yung mga ipinagbago? Hindi ba kapag dumating tayo sa punto na walang-wala tayo talaga, kapit sa patali, ang nalulunod nga, kaya ting-ting kumakapit eh. Marami siyang binulabog na kaibigan. Hininga ng tulong at tinulungan naman siya. Noong nagkapangalan siya, hindi na niya makumusta, hindi na nga niya binayaran, hindi pa maalala man lang. Ah, di ba nagbibilang siya ng pera? Sobra-sobra. O, ba't niya bayaran? Kasi niya dinadala yung pera niya. Alam mo ba? Hindi naman niya ako binigyan. Kaya, hindi natin alam. Kasi hindi naman nakatanggap. So, ang dami-dami, ano, patulad ni Senator Jinggoy, ang kanyang kapatid na si Jake, magkaiba rin. Dilawan, si Jake, eh, si Senator Jinggoy, kasama dun sa mga, ano, ng pula. BBM. Oo, pero nagkakaintindihan yung kapatid. Ang ganda ng kanilang palitan ng opinion na kami, pinalaki kami ng aming ama, na kung saan kami masaya at mahapay, galangan lang. Yan ang pinaka-importante. At kumusta na yung parang gap nila? Walang gap. Senator Jinggoy at saka sila Jake, pamilya nila Arnie, yun ang mapupuri mo sa kapatid na ito. Tatay nila mismo ang nagsasabi kahit si Senadora Loy, wala kayong dapat pagka-diprensyahan. Iisa ang tatay. Dapat gano'n. Maganda nga ang puso ni Senadora Loy eh. Lahat ng naging anak ni dating Pangulong Era sa iba-ibang babae, tinatanggap maayos niya. Akala ko, ang dating sa akin ni Senator Loy para matari kasi nakatikwas yung kilay. Nakagano. Parang ganyan. Para lang. Mukhang hindi approachable pero napakabait. Para matanggap ng isang babae na tulad niya yung mga bata na produkto ng pakikipagmahala ng dating pangulo sa ibang babae. Di ba napakadakila na puso niya? Pero ang di pa nagaganap, ang paghaharap ni Senadora Loy at saka nila Arnie Enriquez, hindi daw pwedeng mangyari yon. Eh bakit hindi pwedeng mangyari? Eh, para naman kumbaga, tinanggap ko na nga yung mga anak niyo, pati ba naman ikaw? Tinanggap ni Senadora Loy yung mga anak pero hindi kasama yung babae. Eh, sigurado yun dahil sila Arnie, hindi pa sila nagkakaharap eh, di ba? At ako rin naman siguro, tinanggap ko na nga yung himala nyo, pati ba naman santo, di ba? Parang legend lang yan, di ba na? Hindi pwede gamitin ang apelido, pero tanggap. Kasi sentro ng mga issue ngayon si Gretchen Barreto. Alam naman natin, lahat tayo nakatanggap. Ay, okay! Wala siyang pinili. Mundo ng entablado, mundo ng showbiz, kahit anong mundo. Kaya mga health workers natin. Nakatulungan niya. Pati mga ospital. Nakatulungan niya ulit. Track na bigas. Diba? At may ambulansya pa. Ayan. E ngayon, dahil sa pagputok nitong isabong na ang namumuno ay ang kanyang kaibigang si Ginoong Atong A. Aba, pinuputak din ang bashing ngayon. Yun daw, pinambili niya ng mga ayuda niya galing daw sa sabong. Ano point mo? Nakakaloka lang na karami nang naiingit sa laki ng kinikita ng isabong. E ba, paano yung mga nawawalang sabongero na hindi na makita? Baka lang nagtatago lang yun. Yes. Ako naman ang punto ko, questionable pa ba kayo manan ni Gretchen Barreto? Diba, mabibilang natin sa daliri ang mga artista na nakaiga sa salapi. Isa doon si Gretchen. Ang pinakamahalaga para sa akin, okay, andyan na issue ng isabong. Okay, pagbintangan nyo na nagaling doon yung pinambili niya na ayuda. Lahat ba ng artista? Lahat ba ng mayayaman? Nakaisip kahit minsan ang ginawa ni Gretchen na pagtulong. Paano kasi hindi diba? Maiisip? Eh, magaling si Gretchen. Alam niyo kung saan magaling? Saan magaling? Saglit lang. Ay, may pasabog ka na naman! Ay! Gusto, may parapo. Hindi, ayon sa aking malaplanggan ang hikaw. Mabinili ko ng 15 pesos sa Divisoria. Ito ang dahilan kung bakit magaling si Gretchen. Ay, may dala na naman. May pabunot. Ayan. Basahin mo kaya ng tubig para makita natin. Saan magaling si Gretchen? Sa paghawak ng manok. O, di ba? Alam mo, bago tayo maupo dito, che-check upin na natin ito. Kaya ako sa alakalagay itong mga paningit.
Pero alam mo, talagang magaling siyang humawak ng manok. Hindi, tsaka openly naman kasi pinakita niya yun. Nakapanood mo na ba siya humawak ng manok? Nakikita ko yung mga pictures. Napakahusay. Kasi alam mo sa lugar namin, may isabong dun malaki. Sa ayaw mo sa gusto, mapapanood mo siya. Masarap manood din ng isabong. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang daming guwapong tumataya. Ayun na. Ayun lang naman yun. De, balik tayo kay Gretchen. Muna tayo kay Gretchen, girl. Nasa Senado na yung issue ng isabong. Hayaan na natin ang mga kinatawan natin ng mataas na kapulungan ang mag-ayos. Pero Ate Christy, tapating kita, diretsuhan na lang tayo. Sa tanong mo, ibabato ko. Yung mga ibinibigay na ayuda, yung mga ambulansya, at iba pang mga gibsong-gibsong. Sa palagay mo, nang galing sa bulsa lahat ito ni Gretchen at walang punto doon o walang kinunan doon sa mga isabong? Hindi natin alam yung kwento tungkol doon sa pagbili ng mga pang-ayuda. Ipagpalagay na natin ang kalahati. Ata eh, galing kay Mr. Atong Ang. Sabihin na natin kay Gretchen yung 50%. Akong maiiwan sa puso ko doon, walang personalidad na nakaalala ng ganito kasidhi sa iba't ibang mundo na ginagalawa natin. Si Gretchen lang. Kumbaga dikta ng puso, hindi questionable yun. Saka siyempre, sinasabi lahat ng mga tao na ang laki niya kasing kumita, kaya nagbibigay siya. Eh kung tawagan ka ni Gretchen at sabihin sa'yo, Morley, punta ka rito sandali sa bahay. Hindi pa siya natatapos magsalita, nandoon na ako. Sabi niya, Morley, punta ka dito sa bahay, papaayos ko yung kilay mo. Yun lang naman. Ay, sandali. Mag-iisip muna ako. Kasi di ba, parang ipinipilit mo kasi galing sa isabong yun. Oh. Ay, hindi ko pinilit. Hindi nga, biro lang. I heard na ipinipilit mo na pera ng isabong ang pinambili ko ng ayuda. Come to my place, Morley. I'll prove to you it's not true. Oh. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Pupunta pa rin ako. Inglesin mo. Thank you so much. Thank you so much for inviting. Come again. Thank you so much. I'll be there. Watch me not. Hindi, sa totoo lang, hanga ako sa kanya. Oo. Yung dikta ng puso, hindi kino-question. Pero at Christy, kung nagagawa niyang tumulong sa mga tao, sa magulang niya kaya tumutulong sa mga kapatid niya? Ano ka ba? Pinamatay na si Daddy Mike. Si Mami Inday nasa kanya. Palipat-lipat sa kanila magkakapatid. Suportado niya si Mami Inday mula nung nagkabati sila, tuloy-tuloy na. Eh yung mga kapatid, sino ba bumubuhay kay Claudine? Si Gretchen din naman. O di ba parang nagharit yata si Gretchen doon sa pagbabati nila Marjorie? Hindi naman. Walang ganon. Hindi, pag-alitin na lang natin. What? Alam mo? Ayos na sila din. Alam mo, talagang patatawagan ka ng Gretchen. Diba? Ang dugo ay dugo. Blood is thicker than water, diba? Sa truth. At alam ko ha, sa totoo lang, si Gretchen ang pambansang subit. Ikaw naman, para naman. Di naman dinilihin. Morley, I heard you said, I'm the national cadet. Come to my place. I'll explain it to you why. Isa lang ang tatanong ko agad doon, at Christy. Ano pong address? Ako si Gretchen Barreto. Hi Gretchen, how are you? I'm fine, the fine, thank you, Morley. What is your motto? Islambok naman pala ito. Nagkita pa kayo. Hindi, honestly, anong opinion mo dito kay Gretchen? The best. Ano man ang mangyari, tumulong ka sa sangkapwa, may malinis kang hangarin. Totoo yan. Enough. Hindi lahat ng taong may pera tumutulong sa mga mahirap. At hindi lahat ng mahirap ay nakakapag-appreciate doon sa mga taong tulad. Totoo yan. Ano? Ay, opo. Yung tumulong ka na nga ng matindi, masama ka. Masama ka pa rin. Dapat, bukal ang puso nung nagbigay, may appreciation yung tumatanggap. Mm-hmm. Basta sa akin, Nay, Gretchen, number one ka. Saan? Sa pagtulong sa aming lahat. In fairness, pinaligayan niya talaga. Sa isang panahon ng pandemya, ang mga taong pinadalhan niya at naalala. Ito, isa pa itong paglilinaw at pasabog. Hindi lahat ay nakakaalam na si Willie Revillame malapit nang magsimula sa kanyang Will Network. Wheelchair pa yan. Pag may gulang, wheelchair. Di ba nang paalam siya sa GMA7 dahil hindi na nga siya kumirma ng panibagong kontrata, sinabi niya sa pagsasalita niya nung huli, huwag po kayong mag-alala, itutuloy ko po ang pagtulong ko sa inyo. Ibinigay sa kanya ng GMA7 yung numero ng followers niya sa social media. Iba-iba yon. Binigay sa kanya. Which is 27 million. Grabe. Nasa kanya na yon. Ito naman ay kaya niya gagawin para maipagpatuloy niya yung pagtulong sa ating mga kababayan dahil tanggapin po natin, pandemya pa rin po ngayon. Nagluwag lamang po pero pandemya pa rin ang buhay natin. Kasi may mga nagsasabi na galing ka na nga sa malaking istasyon, magtatayo ka ng Will Network, demotion daw yon, bababa. Ano punto mo dun? Parang hindi naman. Kasi siya mismo din ang nagsabi, di ba, na saan man siya nandodoon, ano man ang kanyang ginagawa, basta't nakalaan ang kanyang puso sa mga mahihirap, go lang.
tama siya. Wala. Tsaka malakas kasi yung loob niya, Nay, na alam niya na maraming sumusuporta sa kanya. Alam niyo yun? Kasi mahirap magtayo itong bago, talagang nakakakaba. Mm. Kasi hindi mo alam kung susunod pa lang. Pero siya, inilaban niya talaga dahil alam niya sa paniniwala niya na maraming sumusuporta sa kanya. At isang diretsong tanong, Ate Christy. Kumpirmado na ba? Tapos na ba? May negosasyon na ba? Yung AMBS na... After Holy Week yan. Uupuan na ng todo-todo yan. Marami kasing dapat ayusin yan eh. Pansamantala, habang wala pa muna itong AMBS, kapartner si Senator Manny Villar, uunahin po muna yung Will Network. Magkakaroon ng mga programa sa araw-araw. Itutuloy niya yung kanyang sinumpaan tungkulin ng pagtulong sa ating mga kababayan na isang tawag lang, may bigyan ka na ng 30,000, 40,000. Ito po muna yung magdurugtong sa kanyang pangako ng pagtulong. At saka alam mo, kahit sa ilalim ng puno sang palok gawin ni William, walang question, basta't puso. Laban kong laban. Ate Christy, tanong ko lang, ano po yung number? Nino? Ni Willie. Hello? Ali? Kuya Will? Dahil parang nagdududa ka raw na yung gagawin ko eh, hindi naman totoo. Kuya Will, hindi po ako nagdududa. Umaasa. Sabi niya, bigyan ko lang, bigyan ng jacket niya! Katuwa, oh, di ba? Oh. Ang dami rin personalities, no? Mapuso. Oo. Oh. Sino-sino na yung mga natulungan kahit na ano naman? Morley, gaya ni Willie Revillame, lahat, kahit sino basta natawagan niya, may 30,000 yun, may 50,000, yung iba nga million pa, may bahay pa, may sasakyan. Nung bago siya mag-birthday, 100,000 na pinamimigay niya, girl. Ate Christy, number. Wala po naman na yung phone book niya. Iipit na naman. Titingnan natin, nakala mo happy-go-lucky. Okay lang. Pero sa loob ng puso niya, hindi mo na kailangan katukin nung nagkaroon ng matinding kalamidad, di ba? Odette. Oo, yung Odette. Siya lang nakita kong personality na nagpunta ron, ano? Chopper. At saka personal talaga. Personal. Pero ako, gusto kong malaman lang. Ah, sipag niya, tulong siya ng tulong. Eh, kumusta na yung relasyon niya? Hello, Marley. Yes, Kuya Win. Bakit pati naman yung relasyon ko, pinakikialaman mo? Kasi, Kuya Win, hindi niyo pa natatanggap yung number ko. Sinasabi ko sa kanya yon, anak, total naman. Wala kang araw-araw na programa. Kasi kasuhin mo na may sarili mo ngayon. Personal mong kaligayahan. Pero dumarating siguro talaga sa punto na kapag ka, nung araw eh, sobrang dami mong pinagdaanan, ano. At saka Nay, di ba, abalang nga siya sa kanyang mga apo. Oo. Aliw na aliw siya sa mga apo niya ngayon, sa mga anak niya, na ngayon lang niya, nakakasama. Binabawian ang panahon. Ikaw ba gusto mong bawian din? Bawian? Buhay. Huwag na mong gano'n! Ang pangit! Uy, bawiin sa akin. Pwede ba yung ano na lang? Alin? Ibibigay niyo, bawiin niyo. So, wala pa. Hindi. Basta, mabibilang po sa daliri, mga kachika, yung mga personalities na talagang hugot sa puso yung pagtulong. Yun naman. Merong iba nga dyan eh. Tutulong, may camera, di ba? Sinasabi pa, tell them I'll be there at 3 p.m. para magpuntahan ang media doon. Saka i-post mo to mag-thank you ka. Oo. Pero ako, sa totoo lang, okay lang ako sa ganung mga tao. Yung gusto nila nakikita sila sa television, napapanood, natututukan habang nagbibigay. As long as na nagbibigay kayo, okay lang yun. Para sa akin. Isang maganda ang ehemplo kasi yun eh, pag nakita ng iba, baka tularan. Mm-hmm. Di ba, pwede rin ako. Pero nawawala kasi yung tunay ng meaning. Yung indulhensya. Oo. Pero may mga ganun tao talagang gusto nilang ipinakikita nila. Pero, mas mabuti kung hindi. Pero hindi natin mas sila masisisi. Kasi importante dito, yung tumulong ka, at least tumulong. Yung iba nga, comment na ng comment, wala totoo. Naman itinutulong. Oh, yun na yun. Sabi nga ni Edoman sa ano eh, bakit ikaw mahilig ka sa beauty contest? Hindi ka naman maganda. Di ba? Kung makatitig naman kayo sa akin dalawa. Sino ba hindi maganda sa atin? Diyos ko naman, kahit magbutuhan tayo dito ngayon. Hindi, basta yung kay Gretchen, kay Willie Revillame, huwag na po natin questionin yan. Ang pinakamahalaga, yung sinasabi ng kanilang puso. Marunong silang mag-share. Kailangan butas ating palad, palabas, para may papasukan din. Papasok. Ganon. Hindi, sa totoo lang ako, kay Willie at kay Gretchen, saludo po ako. Yeah. Dahil talagang tumutulong sila sa mga tao. Saka panahon ngayon, Ate Christy. Oo. Pandemya. Pandemya. Pagtulong. Tama na yung laitan. Tama na yung away. Ay. Tama na yung questionan. Tama na yung questionan. Pero paabot mo yung number ko, ah. Marley, sa Tondo, araw-araw mong nakikita ang kapaligiran. Totoo naman. Maraming politiko na nagpupunta ron. Marami din, Ate Christy. Tumutulong sila na mapalago yung kanilang... Butante. Butante. Paano ba napapalago ang butante doon sa crowd? Hindi, dadalaw ka ng dadalaw. Bigay ka ng bigay. Bigay ka ng bigay. Ano binibigay? Oh, yung bigas! Sardinas! Masarap din naman maging isang kandidato kapag tumutulong ka. Sa ako, promise lang, gusto ko talaga yung binibigay ni actor na yan. Merong sinasabi. Oh, yung actor. May binibigay siya. Ano yung binibigay niya? Sama ng loob.
pangit, no? Direct, tanda mo, may bit-bit na matindi to. Baka nga hindi pa magmahala araw, bumuga na to. Ay, naku, abangan natin yun na. Ay, naku, basta. Ganito po kami, kasaya palagi. Pero dinidiretso po natin ang mga issue, lalo na yung mga artista na wala naman pong kasalanan, pero pinarurunggitan. Ayun. Basta lagi tayong ganito dito sa ating programa. Yes. At ang pasasalamat, Marley. Sobrang pasalamat po mula sa aking puso at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maging bahagi ng inyong buhay, particular na sa pagkakaroon po namin ng vlog na ganito sa tulong po, of course, ni Ate Christy at kasama namin dito si Romel Chica. Mula sa aking puso, mula sa aking damdamin, mula sa buong pagkatao ko, ang sobra-sobrang pagkakasalamat. Napakahaba naman yan. Thank you and good night. Lumpong kolumnista ko sa Mariposa, si Marley. Isa po yung column niya sa sisimulan ko pero ayoko nang matapos. Ang galing-galing magsulat. Thank you, Ate Christy. So, Romel, thank you. Maraming salamat din po at sa inyo pong lahat. Kaya po, mag-subscribe po kayo dito, i-hit po ang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng aming ipopost. Ikalembang na po yan, agad-agad. At syempre po, maraming salamat sa pagsalo nyo sa aming mga chikahan ngayong sandaling ito. Ako pa rin po si Nanay Christy Fermin na nangangako kasama si Romel at saka si Marley na hindi namin kayo pagdadamutan ng mga issue dito lamang po sa Showbiz Now! Pagka nag-i-es ako, sumasama tong kaliwa. Oo. Kalawa. Baka ganun na eh. Hindi talaga. Dito sa... Hawakan mo. Ayan. Showbiz Now!